naniniwala po si Vice Presidente Jojo Barbinay na mababastos lang siya kapag umarap siya sa pagdinig ng Senado. Kaugnay pa rin ng Omanoy, sobrang mahal na pagpapagawa ng Makati City Hall Building 2. At sa gitna ng mga kinakaharap na kontrobersya, iginiit ng Vice Presidente na nananatili silang magkaibigan ni Pangulong Aquino. Mula sa lungsod ng Pasig, nakatutukwain si Cara David. Cara? Yes, Mike, tama ka dyan. Sinabi nga sa atin ni Vice President Jojo Barbinay na sa kabila ng mga sunod-sunod na aligasyon ng korupsyon laban sa kanya, nananatili raw matatag at lalo pa nga raw tumatag ang pagsasama nila o pagkakaibigan nila ni Pangulong Noynoy Aquino matapos silang mag-usap kahapon. Hindi na idinetalya ni Vice President Jojo Barbinay ang naging pag-uusap daw nila kahapon ni Pangulong Noynoy Aquino, pero lalo raw tumibay pa ang matagal na nilang pagsasama. Hindi raw naniniwala si Vice President Jojo Barbinay na kasabwat si Pangulong Aquino sa mga bumabatiko sa kanya. Kailanman daw hindi niya pagbibintangan ang Pangulo na kasapi sa mga planong pabagsakin siya. Narito ang pahayag ni Vice President Binay. Because of that meeting we had, lalong tumibay ang aking pagkikibigan. Hindi naman ako magsasawa na uulit-ulitin sa inyo, eh yung aming pagkikibigan ni Pangulo, eh nagsimula yun sa Taya ang Buhay. Yun eh nagsimula na tinignan kung hanggang saan ang pagkikibigan. Sa madaling salita eh, subok ng pagkikibigan. Kamakailan inilantad ng kampo ni Binay na may conspiracy umano laban sa kanya na tinawag raw na Oplan Stop Nognog. Ani Binay, pakanaro ito ng ilang mayayamang sektor sa lipunan na inaalipusta ang kulay ng kanyang balat. Narito ang kanyang pahayag. Yung sa pagkataon ng pinagagalingan nun, eh talagang sa malaman totoo yung bang ugaling mayaman, ugaling kasike, no? Yung bang alam naman ninyo siguro ang ibig sabihin ng nognog. Yung bang inaalipusta ka nun, kinukutya ka nun. Nagtataka rin daw si Binay kung bakit nagpahayag kanina si DOJ Secretary Laila De Lima na balak nitong paimbestigahan ng Oplan Stop Nognog kung hihilingin ito ng kampo ni Binay. Pasaring ni Binay kay De Lima, bakit siya nakikialam sa issue? May kinalaban ba siya sa Oplan na ito? Ba't kasama si Secretary De Lima dito? Eh, Oplan yun eh. Bakit siya nagre-react dito? Mukha, ba't kasama ba dito sa plano? Parang nakakapagtaka naman dito. Samantala, patuloy na itinatanggi ni Vice President Jojo Barbinay na may kaugnayan siya kay Tony Chu o sa sino man sa pamilya Chu. Ito yung umaming may-ari ng umano'y 350 hectare na lupain sa Rosario, Batangas. Ayon kay Binay, acquaintance lang daw niya itong si Chu at hindi malapit na kaibigan. Hindi rin daw totoo ang sinasabi ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado na dummy ni Binay itong si Chu. Sinabi na natin ni Chu na hindi siya dummy o front ni Binay. Lehitimo raw siyang negosyante at publicly listed raw ang mga kumpanya niya sa Philippine Stock Exchange. Ang sabi ni Binay, umuupa lang raw sa Rosario, Batangas ang babuyan niya na naibenta na rin niya matagal na. Hindi raw niya matandaan kung sino-sino ang mga nag-donate sa kanya nung kanyang kampanya. Kaya hindi rin daw niya alam kung nag-donate nga sa kanyang campaign funds itong si Chu. Tungkol naman sa Tagaytay Property, hindi na raw matandaan ni Vice President Binay kung kailan niya naibenta ito at kung ano ang nakasaad sa kanyang sell-in noong 2008 to 2009. Nanindigan si Vice President Binay na hindi siya dadalo sa Senado tungkol sa mga isyong ibinabatol laban sa kanya. Alam daw niya kasi na mababastos lang siya doon at hindi mabibigyan ng respeto. Kanina, hinimok ni Senador Miriam Defensor Santiago si Binay na humarap na sa Senado. Ayon sa Senadora, silence means guilt. Pero ani Binay, di raw maaaring i-apply ang ganong klaseng prinsipyo sa isang Senate investigation. Sa ilalim daw kasi ng konstitusyon, may karapatan ng lahat na manahimik, kaya hindi raw nila siya pwedeng pilitin na humarap sa Senado.
Mike, kani-kanina lamang ay nakausap din ng GMA News itong si DOJ Secretary Laila De Lima at iginiit ni Secretary De Lima wala siyang kinalaman sa Oplan Stop Nognog o anumang plano para pabagsakin ang Vice Presidente. Yan ang latest mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Kara David.